Ayon sa datos ng Commission on Higher Education, nasa kalahating milyon ang karagdagang graduates na maghahanap ng trabaho ngayong taon. May makukuha ba silang trabaho? Para sa mga bagong batch ng job seekers, makakapanayam natin si Director Nikon Fameronag ng Department of Labor. Magandang umaga, Director Fameronag. Magandang umaga, Howie. It's nice to be back. Unang-una, Labor Day na naman bukas. Anong maasahan natin sa pamahalaan bilang pagtugon sa napakaraming pangangailangan ng manggagawa? Nauna nang nag-anunsyo ang limang wage board ng National Wages and Productivity Commission ng pagtataas ng aumento nitong nakaraang ilang araw. At nauna rito ang Bicol, yung Region 5, sumunod yung Cagayan Valley, tapos yung Region 12 sa Southern Mindanao. Yung Region 6 sa Western Visayas ay nagtaas na rin ng aumento. At siyempre, ang kahuli-hulihan dyan ay yung Region 4A o Calabarzon Region na itinatanghal natin bilang kauna-unahang rehiyon na magpapatupad ng tinatawag nating reformed wage system, kung saan merong floor wage na isineset, tapos yung karagdagan ay sa pamamagitan ng productivity-based pay para sa mga manggagawa. Dito sa... So yung NCR wala pa? Yung sa NCR. Ang update sa NCR ay merong petisyon ang TUCP na 90 peso across the board. Ang ginawa ng wage board dyan ay nagkaroon sila ng mga konsultasyon sa Kamaynilaan, and the first one was held about a week ago. Tapos nung Biyernes, nagkaroon sila ng konsultasyon. Inaasahan natin, ang balita natin ay muling magpupulong yung wage board ngayon at magsiset sila yata ng parameters at saka dates kung kailan sila magpo-formal na mag-public hearing. Sino bang umuupo sa wage board? Puro government ba yan? Ang Regional Tripartite Wage and Productivity Board, base na rin sa pangalan nito, ay ito'y isang tripartite body na binubuo ng mga kinatawan ng Department of Labor and Employment. Nandyan ang Department of Trade and Industry, ang Central Bank, ang National Economic Development Authority, lalong-lalo na ang mga employers. So may private sector din yan? At saka labor. Oh, pati yung labor nandiyan. Yung mga union ay represented lahat sa wage board. Okay, so nabanggit nyo na may limang rehiyon ang nagkaroon ng dagdag dun sa aumento. No? So hindi naman pare-pareho yung increase dyan? Hindi pare-pareho dahil mula nung maisabatas yung minimum wage law na ipinaubaya na sa mga wage board ang pagtataas ng sweldo ng ating mga manggagawa. Ang pinagbabasihan ngayon ng mga wage board ay yung mga regional economic development indicators, so hindi pare-pareho ang economic development levels sa mga rehiyon, hindi rin pare-pareho ang inflation rate at saka mga interest rates at saka exchange rate dyan sa mga rehiyon na yan. So, nagva-vary according to the region. So, naalala nyo ba kung aling rehiyon yung may pinakamataas na increase? Ang pinakamataas yata ay yung Cagayan Valley, because ang ipinamigay ng Cagayan Valley is Region 2. Region 2, 15 to 10 to 15 pesos per day na wage increase. 15 to 20 pesos per day. Dahil nakabase yun sa economic conditions at hindi lang pressure ng mga union. Mataas din yung sa Region 4A, kasi nag-establish na yung Calabarzon Wage Board ng floor wage na 255. So, lahat ng mga hindi sumusweldo ngayon ng 255, pag nagkabisa yung wage order, itataas hanggang 255. Tapos yung mga tumatanggap ng above 255, magkakaroon sila ng productivity incentive pay base sa kanilang performance bilang mga manggagawa at performance na rin ng kanilang mga kumpanya. Okay, kailangan natin din sabihin na yung nasa region na yun, ang Calabarzon, nandiyan yung mga export processing zone, nandiyan yung mga multinationals, no? At nandiyan ang maraming mga pabrika at napakaraming wage rates na iba-iba, kasi may mga ang Region 4 kasi ay classify nila na may mga resource-based area, mayroong manufacturing area. So, may pagkakaiba, may variation yung kanilang mga wage rates. Okay. So far, ang pinag-uusapan natin, yung mga may trabaho na. Marami sa ating mga kababayan ang wala pang trabaho. Ano bang unemployment situation sa ating bansa? Bago natin pag-usapan yung mga bagong graduates. Okay. Nitong nakaraang Enero 2012, nung magpalabas, ito yung kahuli-hulihang survey ng National Statistics Office
yung quarterly labor force survey, nakita natin ang datos ng NSU daw na nagpapakita na ang ating unemployment rate ay bumaba ng mula sa 7.4 patungo sa 7.2, and conversely, tumaas ang ating employment level at nadagdagan ang trabaho ng mahigit na 1 million kumpara sa Enero nung nakalipas na taon. Gusto nating i-point out, Howie, na ito'y panglimang quarters na mula nung January 2011. Kasi yung survey run ay ginagawa tuwing Enero, Abril, Hulyo at saka Oktubre. So panglimang quarter na ito na ang ating employment indicator ay tumataas at nagpapakita na nadadagdagan ang trabaho. Bagaman hindi katulad ng ating inaasahan na talagang mabilis na pagtataas. Okay, so 7%, 7.2%, okay, so bumaba na, that's good news para sa napakaraming bagong graduates. Ano ba tong, okay, sabi niyo may 1 million new jobs in one year, nasaan ba yung mga trabahong yan? Doon sa na-identify nating key employment generators, ang mga trabaho pa rin na yan ay nasa agriculture sector, nasa... Tulad ng anong, farming? Ano bang... Farming, fishery, forestry. So lumalaki pa yung mga sektor na yan, hindi sila lumiliit, no? Lumalaki, kasi malaki ang pangangailangan natin sa mga trabahong agriculture, katulad ng mga fish pond operators, okay, mga so gusto, fish breeders. Okay, mga trabaho yan, gusto yan ng mga bagong college graduates, no? Kasi yung doon, iba, doon, siguro yung mga magulang nila na farmers, hindi naman siguro sasabihin na hindi naman sila pinaarap para maging farmers din, no? Gusto nila maging professional or whatever, office, iba, office workers, office-based ganun, no? Workers. Pero sinasabi mo may professional jobs din dyan sa farming and fisheries. Hindi naman meron, yung... kasi yung mga fish breeders, kailangan ng mga technical expertise ng mga yan. Yung mga poultry workers, mga veterinarian. So yung food-related, no? Dahil lumalaki ang populasyon natin. Lumalaki ang populasyon. So, yan nga, kinakambyo, tinutulungan natin ang mga kabataan na kumambyo mula sa mga kursong hindi patok patungo sa mga identified occupations natin na na-identify natin na magiging key employment generators. Okay, ano yung mga kursong patok pero ngayon kulang na sa trabaho? Yung mga business management courses at saka mga humanities courses, bagaman ang education ay pumapalo. Teaching, di ba? Teaching, malaki. So, yung mga humanities courses, yung mga humanities graduates, pwede naman pumasok sa pagtuturo, pwede diba? Pwede pumasok sa pagtuturo. Hindi naman natin sasabihin na correct, impractical yan. Correct. Yung finance, banking and finance courses, maraming kailangan, pero may mga hindi gaanong in demand. Okay. No? Nursing. Nursing, daming nursing graduates. Ang nursing ay napakarami pang graduates, pero bumababa na ang enrollment. Okay. Base sa indicators ng... So mas konti na yung pumapasok dyan. In the meantime, maraming nursing graduates kahit sa mga nakaraang taon na wala pang trabaho sa nursing. Mga around 230,000. Okay, yan. Maraming pumapasok sa mga recent years sa call center jobs, no? So growth sector pa ba yan? Call centers, growth sector BPOs? Yan. Identified yan sa listahan ng Jobs Fit 2020 na isang key employment generator. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. At identified din yan as a growth area ng... Arangkada report, yung Joint Foreign Chamber of Commerce of the Philippines na nagbo-monitor din sa mga investments. Alam natin na nagko-compete tayo sa India, no? For these kinds of jobs. And kumusta naman yung competition na yan? Abin, nangunguna na tayo, Howie. Okay. Actually, sa latest indicators. At actually, yung ating business process outsourcing sector, hindi na ito yung... Ang dati kasing perception, ito yung mga... naka-headset type na mga trabaho, okay, na tumatawag ka. May variation na ngayon kasi yung knowledge process outsourcing o KPO na tinatawag na kinakailangan ang problem-solving skills at saka analytical skills. So anong klaseng mga kurso naman ang kailangan para sa mga trabahong yan? Yung computer courses. Okay. At saka siyempre yung fluency mo sa communication, maging written or oral, at saka analytical and problem solving skills kailangan niyan. So nasa yung mga mathematics graduates, yung mga science graduates. So tuloy-tuloy pa rin ang growth diyan sa area na yan. Tuloy-tuloy pa rin. Okay, so ini-encourage niyo yung mga nasa o nag-iisip pumasok sa college ngayon o kung anong gagawin nila.
kumuha ng IT, information technology, computers, computer languages. Yung bang practical ngayon? Ang ini-encourage natin sa mga kabataan bago mag-enroll ng kolehiyo at tayo nag-uumpisa sa mga high school graduates. Dahil ito ang nararapat, ay konsultahin yung career guides na naka-online sa Department of Labor and Employment kasi base ito sa industry findings na ito yung mga courses na patok. Okay, may job fair din daw na magaganap sa summer. Department of Labor ba yung isang organizer dyan? Bukas, May 1. Bukas na? Bukas merong one-day job fair sa buong Kapuluan, 56 venues all in all. Ang pinakamalaki ay ang nasa World Trade Center kung saan over 300 employers ang mag-o-offer ng over 100,000 vacancies. Nationwide, ang bakanting trabaho na i-o-offer bukas sa mga job fairs is about 281,000. 281,000. Ito, may listahan tayo ng mga job vacancies for the Department of Labor Job Fair 2012. Nabanggit nyo yung iba dyan, pero yung iba, hindi nyo nabanggit. Receptionist, no? May demand pala para sa mga receptionists. Bakit? Dumadami ba yung mga kumpanya na nangangailangan ng receptionist? Ang mga hotels ba yan? Hotel tourism at saka... Hotel tourism and restaurant workers ang marami. Motorcycle mechanics, ibig sabihin niyan, dumadami yung bumibili ng motorsiklo at nangangailangan ng repairs. May shortage tayo ng mga machinists. Machinists in general. Hindi naman itong mga jobs na nakalista dyan para sa overseas, no? Meron din ba mga recruiters na pupunta sa mga job fair? Merong pupunta bukas. Pero siyempre, ang emphasis ng Department of Labor and Employment ay punan muna yung mga local jobs para hindi na tayo... Nasa ilalim niyo yung POEA, di ba? Mataas kasi ang cost ng ating social migration. Social cost ng migration. Kaya ini-encourage natin yung ating mga manggagawa dito na to fill up the local jobs na available muna. So pag sinasabi yung social cost ng migration, hindi naman to yung financial na cost. Hindi. No? Yung hihiwalay yung mga anak sa magulang. Yung walang nakakadisiplina sa mga anak na papabayaan. Mm-hmm. Yung malayo ka sa sarili mong community. Pagdating mo, nahihirapan kang mag-mainstream o maibalik ka sa sarili. So mabuti kinoconsider na ngayon ng Department of Labor, hindi lang yung economic benefits na pumapasok dahil sa OFWs, pati pala yung social cost ay tinitimbang na natin, Howie, kasi nga ang policy ng administrasyon sa kasalukuyan, samantalang ang ating mga OFW ay nasa abroad, gawin ang lahat para bigyan silang proteksyon, samantalang inaayos ang ekonomiya upang sa kanilang pagbabalik, ang pangingibang bansa ay maging option na lamang at hindi necessity. Last resort. Yun ang talagang policy direction ng Department of Labor and Employment. Okay, finally, kahit sino ba pwede mag-attend ng job fair ng Department of Labor? Ang job fair bukas, 56 venues all in all, is open and it's free para sa mga bagong graduates, sa mga returning OFWs, sa mga out-of-school youth. Okay, may mga dokumento palang kailangan dalhin, no? Kailangan may dala ng mga photos. Just in case na pwede palang magkaroon na ng job offer doon? Ang tawag natin doon, Howie, is HATS or Hired on the Spot. Pwede. Hired on the Spot at itinaas nga ng... So pwedeng may job interview na doon sa job fair? Meron na talaga. Okay. Meron na. At i-re-report natin yung mga hired on the spot bukas. Merong every 4 hours yata. Okay, good luck sa mga bagong college graduates na naghahanap ng trabaho. May job fair ng Department of Labor bukas, Labor Day, May 1. Maraming salamat, Director Nikon Pameronag ng Department of Labor. Thank you.